Pancho sa Radyo. Tatlong minuto makalipas ho ang alas dos ng hapon, mga kapatid. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 24, 2018. Pansamantalang humahalili po ang inyong lingkod. Napapanood, napakinggan niyo po, Mon Gualvez. Sa ngalan po siyempre ni Sir Idol Rafi Tulfo. Kasi ako po. Ako po, kilala niyo na po. Walang iba po kundi si Carol Domingo de Asa na humahalili na naman po kay Miss Shari Roman. So kami po ngayon ang makakasama niyo. Dalawang oras sa programa. Mm-hmm. At ito po ay may mga matitindi tayong mga sumbong at aksyon. Oho. Ako'y tayo pipilitin ho natin, no? Ako, lalo na sa part ko, no? Pipilitin kong mapunuan yung, siyempre, yung galing ho talagang pagiging mapagbigay ni Idol Rafi Tulfo, pagiging matulungin sa mga kababayan natin. Siyempre, alam mo yung pag pinapanood ko to palagi, isa ako sa fan ni Idol Rafi Tulfo talaga dito. Eh, kailangan pasalamatan mo natin lahat ng mga OFW, no? Yes. Yun, palakpakan lahat ho ng mga nanonood sa atin, hindi lamang sa iba't ibang panig ng bansa, kundi pati rin ho sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ho ng mundo. Nakasubaybay sa ating FB Live. Napanood niyo po kami ngayon sa Facebook Live. I-search niyo lang po yung Radio 5 92.3 News FM fan page. At meron din ho tayong Facebook page din si Idol Rafi Tulfo. Makikita niyo sa inyong TV screen. Tutok na po kayo dahil kahit wala si Idol, buhay pa rin po ang programang yes. Wanted sa radyo. At kami pong dalawa, talaga namang maiingay. Kailangan kami hindi tahimik. Oo, kailangan mag-ingay tayo para mabigyan ng tulong lahat ho ng mga nangangailangan ng tulong. Di ba? Kailangan ng mga boses nila. Kailangan ng boses natin para sa kanila. Di ba? Correct. Diyan po natin tayo madadala. Magiging tulay nila. Tayo ho. Pansamantala ho namin. Siyempre, tatawid ho namin itong programa na ito. Para nga ho sa inyo. Para kay Sir Rafi, kay Idol Rafi, hindi mabaliwala yung napakaraming humihingi yun ng tulong. Napakinggan din po kami sa Radio 5, 92.3 News FM. Kaya naman yung mga taxi squad ho dyan, ay saludo ho kami sa inyo at iba't ibang mga nakikinig pa ho sa aming programa ngayong alas 2 hanggang alas 4 tayo. Correct. Carol. Yes. Okay, sige. Dalawang oras at ito, umpisa na natin para sa ating unang sumbong at aksyon. Ito, Sir Mon, pumunta na ito kahapon. Mm-hmm. Ito ay si Mr. Ronelo Ajero. At siya ay isang OFW from okay. Dubai. Ngayon, nagre-reklamo itong si Mr. Ajero sa kanyang asawa. Dahil di umano, ayon po sa kanya, ha? Napansin daw po niya na namamanas ang paa at ito'y lumalaki daw po ang tiyan. So, ang duda niya, ito daw po ay may iba at buntis. Naku. So, nais niya ng kaliwanagan, gusto niya ng prangkahan, oo mm-hmm. nga naman, dahil karapatan mo yon. Okay, asawa, Mr. Ajero, magkwento ka sa amin para at least malaman din namin yung buong problema o detalye. Ganito po yun, dumating po ako ng 16. Yun nga, napansin ko na lumaki na yung tiyan. 16 ng itong okay, buwan. Ito lang, okay. Kasi hindi ako nagsabi na darating ako ng ganun. Surprise. Buti nga, ganun ang nangyari kasi nung 17 ng madaling araw, umalis po. Hindi nagpaalam sa akin. Sabi lang na magti-training daw sa pag-abroad niya. Yun na lang sabi. Yun lang. Tapos hindi ko na makontakt. After 4 days, nag-chat-chat kami nung Linggo. Yun, nasa Laguna daw siya. Ganyan, ganyan. Pero bago ka dumating ba, Mr. Ajero, kayo ba may communication pa ng misis mo? Meron. Sa Dubai. So okay naman kayo? Okay naman. Wala naman po. Gaano katagal na ho ba kayong nagtatrabaho sa Dubai? Gaano katagal na yun na hindi kayo nakikita ng misis mo? 11 months lang. 11 months pa lang? Kasi hindi ako nabisahan dun eh. Well, tourist lang ako kaso nag-apply mm-hmm. ako. Ngayon, hindi ako nagkaroon na employment visa. Naka-apat na exit ako ng Oman. Ngayon last, wala na akong pang-exit. Kaya nag-decide ako bumalik. Okay. Kasi wala na akong ni. May anak na kayo? Meron. Dalagita na po yung anak namin. Dalagita na. Okay. Ngayon, anong gusto mong mangyari? Gusto mong maliwanagan ka? Gusto ko mapakulong talaga kasama yung lalaki. Kung sino may yung ano na yun. Okay, alamin din natin, ano? Ah, kasi kwento. Syempre may oo. Karapatan din yung kabilang partido, si Mrs. Kasi magsalita. Kasal okay. po kami. May dala po ako dito, marriage certificate namin. Mm-hmm. Syempre, legal ka pa rin asawa. Mag-asawa pa rin kayo, ha? Dahil hindi pa naman kayo annulled. Kumbaga, kasal pa rin kayo. Nandi dito ang iyong Mrs. Oho. Okay? Mag-arap na para kayo. Para mapaliwanag din yung yes. kanyang panig dito sa inaakusa na ni Mr. Ajero. Okay. Sige ho. Ano bang pangalan niyo ho, ma'am? Okay lang ba? Babanggitin ba yung pangalan? Wag na. O sige ho, anong masasabi niyo lang ho sa inaakusa ho ni Mister? Asawa niyo ho ito? Si Ronelo?
Hindi na ho nakasagot si ma'am. Ang sinasabi ho ni Sir Ahero, eh, namamanas daw ho ang inyong paa. Opo. At the same time, may lumalaki ho ang inyong tiyan. Opo. Buntis ho ba kayo? Opo, buntis. Eh, paano ho yun? Kaninong lalaki? Siyempre, hindi sa kanya. Opo, hindi po. Aminado naman po ako doon. Wala bang nagpayo sa'yo, ma'am, na kaibigan na mali? Kasi siyempre, kasal pa rin ho kayo. Wala pang legally na separation sa inyong dalawa kung sakasakali man. Ano po kasi, matagal na rin po kasi ang gusto mo ipaghiwalay kaso ayaw niya naman po tanggapin. Mm-hmm. Eh, then, ito lang naman po, may nakilala rin kasi ako. Kaso hindi, wala naman po talagang ano, relasyon. Mm. Eh, late ko lang naman kasi nalaman na buntis ako din. Kasi nga, nagpa-ultrasound ako. Mm-hmm. Bakit hindi nyo muna hiniwalayan yung mister nyo bago nyo ginawa yan? Isang beses lang naman po yun. Oh, alam nyo rin ho ba na may anak kayo, ma'am? Okay. Siyempre, kumbaga, yung pananagutan po sa bata, sa anak nyo yung dalawa ni Mr. Ahero, ng asawa ninyo, naisip nyo ho ba yung... Siyempre, epekto nun sa bata. Opo, gusto rin naman ng anak ko na makipaghiwalay na kasi hindi siya good provider din sa amin eh. So, yung pinakarason nyo, ma'am, kaya kayo nagkaroon ng ibang karelasyon dahil hindi siya good provider sa inyong mag-ina? Hindi naman talagang relasyon kasi wala naman pa rin ngayon ng lalaki. Wala naman po. Pero nabuntis kayo, ma'am. Hindi mo naman pwedeng, hindi mo karelasyon, pero nabuntis ka. Opo. Eh, ano lang naman po yung parang one night lang naman po. One night so, lang? Opo. So, ngayon, kasama ko pa rin naman po eh. Yung anak ko eh. Sino yung hindi good provider? Yung... Siya po. Tanungin niyo po siya kung nasustentuan niya ba kami na maayos. Oh, sir. Sagutin niyo. Hindi daw po kayo good provider. Ha? Di ba, nagnegosyo ako. Anong ginawa mo? Kinakahiya mo yung pagninegosyo ko. Anong mo nasabihin ano? Kaya nag-decide ako mag-Dubai, nagpatulong ako sa ate ko na makano kasi, di ba, kinakahiya mo yung ginagawa kong pagninegosyo? Oh. Ano ba nangyari ngayon sa ano mo, Dubai mo? Diba, kaya nga, di ako sinuwerte, kaya... Tapos gagawin mo sa akin ng ganyan pagdating ko. Eh kung sinuwerte pala ako doon, di padala ako ng padala, tapos may ginagawa kang kalokohan dito. Kung sinuwerte ka, di magagawa yun siguro. Hindi katwiran niya ano, kung sinuwerte ako doon, sino di mo magagawa yung kalokohan mong ganyan? Sus, nasa'yo yan. Pero ma'am, ang nakikita ko, ano, siguro kung may pagkukulang man tong mister mo, hindi naman siguro sapat na dahilan sapat para makipag one night stand ka. Diba? Pwede kayong mag-usap. Ano yung pinakatotoong dahilan mo kung bakit mo nagawang gawin yon? Late ko lang din talaga nalaman na preggy kasi lumalaki nga po yung tiyan ko po. Kaya, pero may mens naman po ako na dumadating. Ikaw ba eh dati nang matagal mo na bang ayaw itong si mister? Opo, kasi ano, nagbibisyo din kasi siya, nag-aala. Tanungin niyo po siya kung ano. Nahuhuli ko na rin siya. Nag-aala, kagiinom-inom, ganun. O, oh, diba? Ano pa? Diba nahuhuli na kita? Hindi ko umamin. Dati yun, ngayon wala na. Ngayon, diba, nagpa-drug test ka ba? Nagpa-drug test okay, ka ngayon? Okay, pa-drug test tayo ngayon. Hindi ko magpa-drug test kaya pa. Kaya para mas, ano mo? Ayoko na bumalik. So, anong decision niyo, Mr. Ahero? Kasi kayo po ang nagre-reklamo sa amin. Pakulong ko po siya. Ay, kasi, karapatan niyo po yun. Asawa, okay. Adi, kasal kami. Oh, yung paano yung anak natin? Ay, kaya mo ba sustentuhan? Kunin ko. Ay, hindi mo siya pwedeng kuhain. Oh, walang problema sustento. Ilang taon na ho ba yung anak ninyo ulit? Kausap ko ng nanay ko. 13 years old. Hindi nyo nga sinusuportan simula ng bata eh. Hindi nyo nga kaya eh. Tatagal ba tayo ng ano? Trabaho? Pa? Anong trabaho nyo ho? Ngayon ba nag-stop na nga po ako ng March lang. Ano pong naging trabaho nyo po, madam? Promo po. Promo. Promodizer. So, anong plano nyo rin, misis? Ayaw nyo na talagang ituloy ang relasyon nyo? Hindi yung tatay po ba ng wala naman po, wala. Bata, eh, alam po ba niya ang wala sitwasyon po nyo? Wala po. Wala ko kayong contact dun sa lalaki? Hindi niya alam na nabuntis ka niya? Hindi nga po. Saan nyo po ba nakilala yung lalaki niya? Pangyari yan. Saan nyo po nakilala, ma'am? Po. Yung tatay po ng inyong anak ngayon? Ano lang po, nung galing po ako sa agency po, pauwi na po, dun lang. Eh, parang ano, na... Nag-usap lang, ganun lang po. Nag-usap, tapos? May nangyari na. Opo. Ang bagkasa ngayon talaga, nag-usap lang. Nag-usap lang pala, kasi meron na kagad nangyayari. Hindi kasi, alam nyo ko sa batas, no? Kapag nabuntis na hindi pa kayo legally separated, lalabas,
ikaw pa rin ang tatay nun. Kaya mukhang kailangan magkaayos ito. Kasi, so nga lang, yung pagbubuntis mo naman, ma'am, eh yan yung ebidensya na nangaliwa ka. Yan yung pinaka-ebidensya ni asawa mo. So, paano balak mo dyan? Ipapala mo ba doon sa lalaking nakabuntis sa'yo? Kasi kailangan suportahan niya yan. Handa ba siyang suportahan niya? Wala po talaga akong alam. Eh, sino magpapalaki dyan? Ako po. Wala kang trabaho? Doon po sa ano po? Sa pinsan ko po. Hindi ko maintindihan. Ma'am, alam mo, ito ha. Oo, nangyayari talaga yung one-night stand. Pero yung... Wala. Kumbaga, parang nakilala mo, nakausap mo lang. Hindi ako naniniwala eh. Kumbaga, yan ba, eh, nakarelasyon mo din ng matagal? Wala po. Wala yung po. Taong yan, katrabaho mo ba? Saan mo nakilala? Saan lugar? Wala po. Wala. Ano yun? Nakasalubong mo lang? Nakausap mo lang? Opo. Ikaw ba, sir? Maniniwala ka ba sa katwiran ni Mrs.? Hindi ako naniniwala dyan. Ano yun? Nakasalubong lang kayo? Bumigay ka kagad? Ano dahilan na ganyan? Sige ate, magsalita kayo kasi kayo ipinibigyan po namin ng pagkakataon. Depensahan nyo yung sarili nyo. Oho. Ipaliwanag nyo po. Kasi kahit sinong tao, kausapin nyo, yan ang dahilan mo, walang maniniwala na ganun lang. Meron, hindi naman agad kayo, pero syempre, kikilalanin mo yung tao, magiging kayo. Syempre, may, kumbaga may span ng relationship eh. Hindi agad ganun, buntis agad. Wow, diba? Isang ano lang po talaga, isang beses lang po. Pinoprotektahan mo ba siya dahil hindi ayaw po, mo wala masabi? Po talaga. Dahil kung tutuusin, Sir Mon, pwede rin kasuhan ni Mr. itong si lalaking. Lalaki, naka. Oo. Kasi alam mayroon silang patay, yun, kasal kaso, sila eh. Wala po talaga. Kasi kung mayroon, dapat hindi na ako umuwi dun sa amin eh. Kaso kasama pa rin po namin yung sila mama. Dun pa rin ako nauwi. Ngayon wala na kayong komunikasyon dun sa lalaki na kabuntis sa'yo? Matagal talaga po wala na po. Simula nung ano may nangyari, wala. Kung sakali ba na magbabago si Mr. Ronelo Ahero at siya po ay magpo-provide na ng tama, sapat para sa inyo, ikaw ba, mapagbibigyan mo ba siya ng pagkakataon na pakita, magbago, gawin niya? Ma'am? Kasi still, asawa mo pa rin. Asawa pa rin. Kasal kayo. Pwede? Opo, kaso baka sumbat niya rin yan sa akin eh. Ayoko na. Ayoko nang sinira mo na eh. Ayoko na din. O kaya nga, oh. Ito, at ginawa ko na nga eh. Hindi ito na tayo. Si ma'am lang ang nagsabi. Ha? Si ma'am lang. So, hindi na kayo maaayos. So, kakasuhan na natin. Oo, oh, ayoko na. Karapatan okay. Niyo po yun. Oh. Kayo po ba, Mr. Ahero, ano pong last message niyo kay Mrs.? Siyempre, kakasuhan mo na. Yan na. Yan na, harapin mo na. Gagawin mo ng legal. Halaga. Sige, mag-message ka na. Hindi ako natatakot. Na, hindi ako natatakot. Oh, yun pala eh. Hindi ako natatakot. Kayo, ikaw, ma'am, anong gusto niyong sabihin sa inyong asawa pa rin? Okay lang. Pinahiya mo ako sa ganito eh. Hey, bakit? Ikaw ang gumawa nito, di ba? Ikaw nagsimula. Oh, dapat nag-umpisa ka muna sa barangay. Hindi, ha? Hindi na. Barangay, barangay niyo. Ba, pagtulungan pa ako doon, di ba? Oo, kasi hindi ka na pwede pumunta doon. Hindi na talaga pupunta doon. Ba't pa ako babalik doon? Tapos na ako. Iga nga, sir mo na eh. Kung hindi mo ginawa, wala siya sana dito. Oo. Kahit anong sabihin natin, ikaw pa rin ang kahit may ginawa siya sa'yo, ang punto, buntis ka ngayon, ikaw pa rin lalabas mas malaki ang masama. Diba? Ganun naman po, kung hindi diba? Mo ginawa yan, hindi sana magtutungo si Mr. Kung nakipag-usap ka ng mahal sa akin, ayaw mo eh. Pinapatawag kita, ayaw mo. Gusto mo next month pa. Siyempre, gusto mo makapanganak ka muna. Oh. Ganun mangyayari. Kaya nagpunta na ako dito bago pa manganak. Eh kung nakipagkita ko sa'yo, sabi mo, papatayin mo ako, di ba? Wala akong sinabi ganun, di ba? May message sinabi dito. Sinabi mo kahapon. Sinabi may message dito, ha? Kausap mo hindi kahapon. Hindi ko binura yung mga messages mo. Sabi ko, hindi kita kayang patayin dahil mahal na mahal kita. Ha? Wala na kailangan. Ay, ito, may, hindi nga. Wala na bang pagmamahal sa'yo wala ngayon? Wala pagbabanta sa'yo, ha? Eh, ngayon, wala kahapon, na pagmamahal? Kahapon, kakasabi mo nga lang. Hindi ito may message Message yun. Ha? Sinabi mo kahapon. Wala akong sinabi. Dapat pala ni-record mo yung sinabi mo. Di ba? Kasi pag sinaktan mo ako, di ba, sabi mo makukulong ka. Eh, siyempre, makukulong ko talaga nga, ako. Kasi, kaya hindi ko nga nasabi, di ba? O, subukan tama natin, tama lang sir, din yun, ano? Oo nga eh. Wala na ba pagmamahal, sir? Ha? Eh, mahal mo pa rin ka mo, sabi mo. Wala na. Unti-unti nang mawala to. Dapat kasi lang. Talagang hindi ko tanggap talaga yung nangyari. Talaga. Bakit tinagal isahan ka? Kaisahan, no? Oo, sobrang bigat. Para ako bakit na, hindi mo pa noon sinabi sa kanya? Tabunan ng isang dump truck na buhangin. Kung ano man yung ginawa mo. Niya. Eh, nandiyan na po kasi. Kasi diba, sermon. Sana nasabi, oo. Mas lalong mas mahirap.
Oho. Naagapan mo, sana ma-accept pa niya. Ilang buwan na ho ba yan? 7 months na. Sa 7 buwan na yun. Eh, di, syempre, malalaman mo yan. Ilang linggo lang, di ba? Yes. Hindi mo talaga tinangkang sabihin kay Mister. Mula nung pagdating ni Mister. Anong plano niyo ho kung sakaling manganak ka? Eh kasi di ba, surprise ho yung pag-uwi ni Mister eh. Opo. Opo. Anong plano niyo? Na-surprise. Na-surprise lahat eh. Hmm, pati ako na-surprise. Sinurprise ko siya. Anong plano niyo kung sakasakali? Basta nanganak ka na lang, may anak ka na, ganun. Opo, ganun pa. Ah. Mahirap nga yun, ma'am. Eh, sige ho, kayo na lang siguro ang... Opo, ganun na lang po. Kung magkakaso ho si Mister, eh, harapin nyo na lamang. Opo, ganun po. At saka, sir, ang nakikita ko lang, huwag mo na ngang ituloy. Hmm? No? Huwag ka na mag-effort na kung sakaling magbalikan sila, sir. Kasi kung makikita mo ang pinapakita ni Mrs. A, talagang ayaw na rin niya. Ayaw na rin niya sa'yo. Oo. So, mahirap naman natin, sir, mo na ipilit. Mm-mm. Pero ang atin lang naman, kung hanggat maaaring maisasalba natin, di ba? Sana nga, oo. Kaya nagtanong kami ilang beses kung may pagmamahal pa ba. Eh, mukhang wala na talaga sa pinakita lang din ninyo dito ang dalawa. Okay, so tulungan na lang natin si Mr. Ahero na ma-providean ang Mr. nyo, Mrs. ng abogado para maituloy ang kaso dahil syempre karapatan din ngayon. Okay. Kayo rin naman, may karapatan din kayong mag-counter, demanda rin po sa inyong Mr. So good luck, kayo na pong bahala, pagplanuin nyo mabuti, mag-usap kung sakaling pwede pang maayos, ayusin. Kung wala na talaga, tuloy na ang kaso, kasuhan na kayo. Thank you po ha, ma'am, sa pagpunta nyo, ma'am Ahero. Sir, thank you. At least pinagbigyan ka namin, ha? Oo. Dalang gusto mo, gusto mong makaharap eh. Eh, gusto ko talaga makaharap po si, ano eh, pangit yung gano'n na, ano, si... Isa pang message mo, Mister, kay Mrs. Tama na po yun kasi... Tama na daw. Tama na. Okay, sir, thank you. Uy, ikaw ang gumawa niyan eh. Ano bang masasabi mo, sir, yung sakit ba? Paano yung daman ng sakit mo? Eh, para siyang naiputan eh. Hindi ko talaga. Para kang naiputan. Mula nung dumating ako, hindi ako nakatulog ng maayos. Kasi yung isip ko... Sigurprise mo, pero ikaw ang na-surprise. Oo, yun nga eh. Mahirap na naman. Saklap. Mm-hmm. Tanggapin. Hindi na rin sila maaayos. Wala na, malabo na. Matigas yung babae. Matigas. Eh, ayaw ko na rin talaga. Oo. Kasi sa nakita ko... May bala ka ba sana makipagbalikan pa talaga? Wala na eh. Wala na talaga. Para kang naiputan eh, no? Ay, sobra. Paano pong ano yan, sistema pag ano... So, magpa-file ka ng kaso, bibigyan ka namin ng abogadong tutulong para sa iyo. Lahat yun. Kumbaga package na yun. Kung ano mong ikaso, karapatan mo. Wala pong gagastusin sa ganun. Ano pong, pwede ka namin mabigyan ng kasi sa ngayon, wala pa po akong trabaho kasi. Since ikaw ay OFW, usually kasi sir man, pag OFW ka, alam ng pao na meron kang kakayahang gumastos ng pribadong abogado. Ang kaso sa kasi, sa lagay niya. Oo, nga sa ngayon wala na rin. Bibigyan ka namin ng abogado, sir. Huwag kang mag-alala, okay? Mm-hmm. So, plano mo yan, gawin mo na. Ikaw nang bahala, okay? Mm-hmm. Thank you. Pasensya na, ganun talaga. Pag anak na kayo, mas maganda, maghanap ka na rin ng iba. Magmahal ka rin. Oh, simple. Oo nga, mahirap naman yun. Pero yung sa anak nyo, dapat masolusyonan yun. Gusto ko makuha yung anak ko eh. Kaso ayaw nilang ibigay talaga. Siguro de, sa batas, pwede naman 'yon. Pero yung anak ko parang alam ko na hindi talaga sasama rin sa akin kasi parang na-brainwash na rin nila 'yan eh. Ano 'yan? Pwede mong habulin 'yan sa korte, kaya pa naman siguro kung gusto mo pang habulin. Kakasuhan mo lang. Mm-hmm. Okay? Thank you po Mr. Ronelo Ahero. Thank you. Thank you. Okay, Sir Mon, may oras pa? Oo, so ha? Ano, gusto mong sundan na natin ang susunod? Pwede. Isa pa sigurong sumbong at action dito. Okay, kaya po. Na ba 'to? Okay, ang ating complainant ho, eh, ito, nais niya mabigyan ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang asawa na nasagasaan noong October 19, 2018, dakong alas 9 ho ng umaga sa Malate, Maynila. Ito ho yung nasagasaan ng isang armored van. Yes. Oho. At ang kanyang asawa na ang biktima ay si Rizalina Albino, ito ho ay dead on arrival. Oho. Ang nirereklamo ho rito ay ang Golden Gate Security Agency. Okay, yan sige. Yung agency, sir mo, nung, ng driver. Oo, nung driver. Ng armored car. Ng armored car dahil dead on arrival eh. Yes. Oho, ang kasama ho natin dito yung asawa ho nung biktima, si Joey Albino at ang pamangkin ho nila na si Roxanne Nineng.
Okay, kwento niyo nga ho sa amin. Paano ho ba 'yung nangyari? Ang nangyari po nung galing po kami siya ng probinsya. Mm. Ano po 'yun, Friday 19. Malis po siya ng madaling araw sa bahay. Tapos nabangga na po siya ng bandang last maybe po ng maga rin. So yung asawa niyo, sir, eh pedestrian na victim, tumatawid? Opo. Okay. Yun nga po ang nangyari. Tapos may tumawag po sa akin, napaluwas po ako ng Manila. So sa ospital, na kausap niyo po ba yung driver? Oho. Ng armored car? Ayun po, may tumawag po sa akin na nangyari nga po sa misis ko, na yung nasa Manila ospital na siya. Kaya po ako napaano. Tapos? Yun na lang po. Tapos kinuha na po namin yung bangkay. Tapos nilipat po namin sa morgue. Hanggang ngayon po, andiyan sa morgue pa rin po siya. Okay. Yung pong driver po ng armored car, ito po ay nakakulong. Opo. Ito po ay nakasuhan naman agad. Opo. Okay. Ngayon, kayo po ba ay nagkaroon ng pagkakataon na makausap yung agency po ng driver ng armored car? Opo. Okay. Ano po ang napag-usapan ninyo? Ay, ano po ako, dahil yung gusto ko na pong ma-dispose yung asawa ko. Inoperan po kami ng 250,000. Mm. Okay. Eh, parang kulang po, sabi ko. Pwede po mo isagot. Sige ho. So, sino si sir? Pinsang buo po ako. Pinsang buo po, okay. Ko po siya. Si Al po ako. Al de los Trinas. May mga napansin kasi kaming mga mali doon sa proseso. Okay, paano yung ano yung mga mali po, sir? Ang napansin kasi namin, binasa ko itong police report, hindi ni-state yung pangalan ng agency dito kung saan affiliated yung nakabangga. Mm-hmm. Hindi siya na-impound yung sasakyan, which is SOP dapat yun na na-impound. Tama. Oo. Pagkatapos, during the pakikipag-uusap namin, gusto nila one time, big time lang kami mag-uusap. Mm-hmm. Which is, alam naman namin na may insurance yan, yung third party liability nila. Mm-hmm. And then, stated doon yung sa debt, yung loss of income opportunity, kasi may contract na siya, OFW siya, may contract na signed na nung namatay. Eh, ang kung kukwentahin nga namin, more or less, mga 516,000 na yun. Okay, ganito 516,000. Sir, isa-isayin natin, Sir Mon. Mm-hmm. Number one, ang nirereklamo nila, yung hindi pagkaka-impound ng sasakyan. Siyempre, Sir Mon, alam natin, automatic, kapag within the 24 hours na nag-surrender or nahuli pa ang mismong suspect, driver, automatic, yan eh talagang ikukulong at impoundable ang sasakyan. Kasi banggaan yan eh, kasama sa kaso. Kailangan ginawa yan, investigador pa rin ang gagawa ng paraan na hatakin from the agency ang sasakyan at i-impound sa traffic PNP ng Manila. Pangalawa, yung nirereklamo ninyo, sir, na sa police report na mali-mali, na hindi tama. Mm-hmm. Tama po ba, sir? Diba? Nabanggit nyo kanina. Mm-hmm. May hindi tama sa ginawang police report. At hindi hindi nilagay yung pangalan mismo ng agency. Although may plate number naman. May plate number naman siya. Pero dapat din nilagay. Dapat ilagay. So, although medyo mababaw lang, pero kasi pinpointed naman na natin, sir, diba? Yung driver. Yung driver at anong agency niya. Still, ang merong liability doon sa pagkakamali through the police report is yung investigador. So, kakausapin din natin, una muna, no, yung napag-uusapang kasunduan, settlement nyo ng Golden Gate Security Agency. Kausapin po natin, Sir Mon, si Attorney Angelo Quismorio, legal officer ho ng Golden Gate Security Agency. Nasa line 3. Sir, attorney, ano ho bang usapan nyo ho dito? Hello? Attorney, magandang hapon ho. Yes, good afternoon. Sino po ito? Opo, si Mon Gualvez po ito para sa programang Wanted sa radyo ni Idol Rafi Tulfo. Sir, oh, yes, sir. Nasa yes, sir. Himpapawid po kayo ngayon, no? Yes, ano yes, lang yes, ho usapan nyo ho dito sa nasagasaan na si Miss Rizalina Albino? Actually, sa totoo lang, sir, alam naman natin dito may kaso na po ito. Yung driver, nakakulong ngayon at in-inquest na for resolution. Although, nagkikita mong sa kami. In fact, katesto sila, magkikita kami ngayon sa Ang nag-text sa akin, ang sabi niya, siya daw yung asawa noon, magkita kami niya sa prosecutor's office, ayun, mag-ibig kami ng pulong pinansyal, nag-ayos na kami. So I don't know, kasi ang problema lang dito, sir, ganito, ang daming taong nakikipag-usap, kasi ako nalilito, even sa name, nalilito na ako, hindi ko alam kung sino kakausapin ko. Mm-hmm. Hindi ko maintindihan sa kanila kasi may kakausap, ganito ang gusto, ganito ang ganyan. Ngayon, ang nakalagay kasi dito, sir, ginagawa ko po kasi yung document kasi magkikita kami, straight dapat yun, sige na, tapos na to eh.
Rizalina Albino, 46 years old, deceased, represented by husband, Sabino Albino, Ineneng. Ito ang nakalagay sa Opo. Investigation Sir. Data form. Attorney, oh, andito yes. kasi yung mismong asawa na sa amin hong himpilan ngayon. Mali itong investigation data form na pinay nila sa piskal. Na ano ho? Yung po, nakalagay ito sa investigation data form. Kasi ginagawa ko ngayon, documentation dapat. Sige, medyo magulo yung linya niyo po, Attorney Kismorio. Ang ating lang short-shortcutin na natin. Oho. Attorney Kismorio, ang kausap niyo sa partido po ng pamilya ng biktima, itong mismong asawa. Sabi yung text ko ngayon, kanina, nag-confirm sa akin. Si Mr. Joey Albino, kayo po ba, sir, ang kausap? So ano po ang napag-usapan niyo ng attorney ng security agency? Ang napag-usapan po namin, kasunduan, meron po kaming kasunduan na yung nga pong... Excuse me muna ma'am, medyo mukhang importante ito. Kasi binigyan niya ng taning kung hanggang kailan lamang kami tatawag dapat sa kanila para kagatin yung kanilang ini-offer. So napipersa kasi nga may patay siya. Ilang araw na, mabubulok na. Pang 9 days lang yon. Eh 7 days na ngayon, ibuburol pa yon. So under pressure. Gusto nilang mag-commit ang tao kaagad kasi nga, eh, pero under pressure siya, alam mo ang sitwasyon niya. At ang gusto nila, hindi nila i-detail yung kanilang mga liabilities. Wait lang ha. Kasi syempre, ang dapat talagang kausapin ng agency ay yung asawa. Ang asawa lang nung biktima ang may karapatan mag-decide kung ano ang gusto niya, papayag ba siya sa settlement. So ang atin dito sir, actually ang wanted sa radyo, ayaw na ayaw ni Idol na tayo ay mangingiilam sa usapin ng arigluhan. Oho. Ang aming pakay dito sir, tinawagan natin ang agency para lang ma-follow up. Still, ang arigluhan hindi dapat mangyayari sa wanted sa radyo, sa labas, kailangan sa hearing ninyo sa fiscal's office. Mm-hmm. Doon kayo dapat maghaharap. Ang amin lang dito, ipina-follow up lang natin kay attorney. Sinisigurado natin kay attorney yung tulong na ibibigay talaga na usapin, na usapan na ni Mister at ni attorney. So Mister, meron kayong settlement na nangyari kay attorney Kismorio, tama? Tama po. Okay, ano ang napag-usapan na settlement na itutulong daw ng agency? Magbibigay daw po sila ng 250,000. So kayo po ba ay pumapayag na sa halagang po, ganon? Yun nga po ang inaano ko, parang kulang po eh. Okay. Attorney. Attorney. Yes, opo, yun po, kulang nga daw po. Ano po bang masasabi niya? Dahil kayo ay abogado na po ng agency. Ako po ay nalilito sa kanila. Kanina okay na, ngayon hindi na. Siguro mag-usap muna po sila bago nila ulit. Kasi alas 12 na madaling araw, tinatawagan ako. Ngayon, nirarush ko yung documentation. Kasi ang pinipilit ako na makuha agad yung pera. Inaayos ko yung documentation, pinarelease ko yung check-in ang mabilis. Ngayon, so dapat Joey pala, hindi Sabino. So baka mali pa yung pangalan sa check-in tuloy niya. Kasi ang promise ko sa kanila, I will deliver it today. Sila nagmamadali, hindi ako. And you know, nasa prosecutor's office na to. Kung hindi sila masaya sa offer namin, tulong namin, eh di continue nila yung kaso. Ganun lang naman po kasi yes, ngayon. Yes, tama, attorney. Oo, sa akin lang ma'am, ang gulo-gulo po kasi ang dami tumakausap. Sige, ganito na lang attorney Kismorio. Kasi sir, sa nakikita ko, willing naman silang tumulong sa inyo. Hindi lang kayo nagkakatugma kung magkano talaga ang desisyon nyo sa settlement. Hindi kami pwede rin mga ilam. Ang gagawin na lang natin, attorney Kismorio, total may contact kayo kay Tatay Joey Albino. Oo. Kayo na ang mag-usap. Okay? Doon na kayo sa fiscal mag-usap. Huwag kayo mag-usap sa labas dahil mahihirapan tayo at is may habol ka pa rin tatay. Before kayo, if only I'm there, if only I can show you my cell phone, nag-text ako sa kanya. Apo. Sir, okay po ba yung napag-usapan natin? Tuloy po ba tayo? Nag-reply siya, okay, dadating ako. Ang reply sa akin, okay, please make sure na may dala kayo ng valid ID kasi hahanapin niya ng fiscal. Once okay. na nandun tayo. Sige po. Sige, attorney. So, very well said. Naiintindihan na po namin, attorney. Let's be finished kasi naiinis rin po ako sa kanila. Bakit naman ganun? Ngayon, tausap ako, tapos nandiyan sa inyo kung ano-ano sinasabi. Ano ba talaga gusto nilang mangyari? Sige po, attorney, medyo siguro... Let me finish. Good faith po kami nakikipag-usap. Hindi namin sila tinatakbuhan. Opo. In fact, wala kaming kaso. Maayos ang... tumutulong kami. Wala kaming kaso dito. Out of pure generosity and goodwill ng kumpanya. Sige. Tapos ganyan sila. Sige po, attorney. Ganito, attorney, na lang. Papuntahin, makita na lang po kayo kung kailan ang hearing sa fiscal, doon kayo mag-usap. Kasi sila hindi kami pwedeng mga ilam sa presyuhan. Sila po ang kausapin ninyo dyan kasi sila nagmamadali. Sila ang gusto today. Opo. So ano, let me ask them, tuloy pa ba today or hindi na? Let me ask them. Okay, mag-address yun na. I understandable. I'm not going to waste my time.
Sige po, attorney. Excuse me. Understandable na nagmamadali kasi siyam na araw lang ang impalsa mo. 7 days na mula nung 19 nagpa-follow up na kami hanggang kahapon. Oo, di ba meron naman talaga sila dyan dapat na immediate assistance? Kasi nga, disgrasya. Oo nga po. Pero sir, kasi ang point din na lang kasi naman din natin, hindi po naman pwedeng i-insist kung hindi naman din nila agad maipoproduce. Siyempre, ang karapatan nyo pa rin, ituloy ang kaso. Kasi kung walang mangyayaring settlement, Sir Mon, maaari nilang ituloy na ang kaso. Kaya mas maigi, magharap kayo nila, attorney, doon na kayo sa fiscal's office mag-usap. At least, natulungan namin kayo, ma-follow up. Alam na ng agency na kaya'y lumapit kay Rafi Tulfo sa wanted. So, yung settlement, doon na kayo mag-usap sa fiscal's office. Kasi una, oo ka na. Biglang naiba na naman. Kaya nalilito nga naman din tong si attorney. Magharap na lang kayo doon. Oh, pero Carol, attorney, yes. Sana mabigyan ka agad ng tulong kasi yung bangkay, 7 araw pati na. Pati yung naghihintay. Oho. Sana kahit, siguro ako, naitindihan ko yung punto siguro nitong mga nagko-complaint, attorney. Sana naitindihan nyo rin po, no? Kaya sila parang may essence ho na nagmamadali kasi ho, hindi pa nabuburol yung bangkay. Nasa ano pa? Pati nasa morgue pa. Ng ano, so ng paano ho ba yung... Dapat yun lang sana eh, ma-settle nyo rin. Kahit yung doon muna sa bangkay. Oo, yun muna sa bangkay, attorney. Hindi, meron pa akong ika-clarify dyan. Mm-hmm. Kasi kagabi, meron naman talagang mga bargaining na nangyayari. So, 500 talaga yung sinasabi nila. Sir, wag na natin pag-usapan yan. Sir, wag na yan. Oh, ang atin na lang, binibilisan na lang natin, no? Oo, attorney, yung pong sa bangkay na nire-request nitong asawa, baka pwede niyan po muna ang ating mabigyang pansin, aksyon. Makita kayo today, pwede ba, attorney? Lang pong hinihintay. Ang sa akin, kung gusto nila makapag-settle, tapusin natin, isahan na lang. Clarification, lahat ba yan? Tapos na pag tinapos na yan? Or may mga ka... Sir, magharap po kayo ni attorney kasi hindi naman kami pwede mag-insist ang amin lang kung ano lang ang pwede natin pakialaman. Like doon sa bangkay nga naman, understandable yun. Matagal, given matagal yun. Na, talagang hindi naman pwede yun. Attorney, pwede po bang papuntay namin? Saan po sila? Sa opisina nyo? O sa fiscal ho kayo mag-uusap? Ma'am, supposedly nakikita kami ngayon, iabot ko na sa kanila yung napag-usapan, which nag-agree na kanina. Sila pa ang tumawag sa akin, ha? Hindi ako tumawag. Sige, sila ano, willing kayo? Okay, attorney. Ganito na lang. Mag-usap po kayo. Sige, attorney. Kaya nga, makita na lang ko kayo. Papupuntayin po si Mr. Albino at willing na po silang ibigay na kung ano yung pauna na ano. Kung hindi kayo kontento, kasuhan nyo. Pero sa ngayon, kung meron at emergency naman din, kasi ngayon bangkay, yun na muna. Okay? Sir, okay po ba kayo doon? Okay na. Salamat po. Yung armor band issues. Ah, okay. Yung armor band, kasi mag-news break na tayo. Si PO2 Acebes, papupuntahin po namin kayo sa Manila Traffic PNP at siya po ay nakausap ko na rin po. So, willing naman siyang explain, tulungan din tayo regarding doon sa armored car. Okay? So, ngayon, mag-news break muna tayo, Sir. Oo nga, nako. Okay, ang bahaging ito ay hatid ho ng Tough Mama Home and Kitchen Appliances, Kumeya 3Q, siguradong quality, quantity, at quick cook. Sarap talaga, CDO Carne Norte, family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa, at Cell Boy is our boy. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na dahil dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Mga mommies, ang number one CDO Carne Norte, 1550 na lang SRP ng 100 grams. Meaty, malasa, at ang gisadong sarap na lalanghap. CDO Carne Norte, ang sikretong sahog ng madishkarte. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Livermarine every day, and I give up all my bad habits. Thank you, Livermarine, along with proper diet and exercise. Masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Livermarine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Livermarine, gawa ito sa silimarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Livermarine ay naglalaman ng 250 mg of Silymarine kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Livermarine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Livermarine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Livermarine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban.
Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakiang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen ay may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound ang nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus na pwede sa mga bukol-bukol, kaya uminom po ako. Ngayon, nawala po yung bukol ko. Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Matanong ko nga kayo, ano ang paborito nating ihanda pag may birthday, binyag, o kahit ano okasyon? Walang duda, pansit, di ba? Kahit pang araw-araw na partner sa kanin, pag nakita sa karinderya, pansit ang pipiliin kaysa sa iba. Kaya kung gusto nyo ring makasiguro na masarap, malinis at de kalidad ang pansit na kakainin ninyo, isa lang din ang nakasanay na Comeya 3Q. Mahigit 22 years nang gumagawa ng bihon, palabok at sutanghon ang Comeya 3Q. Mula noon hanggang ngayon, Comeya 3Q tayo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. 2:50 na ho ng hapon, mga kapatid. Kayo nakatutok, nanonood pa rin, nakikinig po sa programang Wanted sa Radyo. Pansamantalang humahalili po sa ngalan ni Idol Rafi Tulfo. Ako po si Mon Gualvez. At ako naman ay si Carol Domingo de Asa, ang inyong pong lingkod sa araw na ito. O syempre, Carol, sa ngalan ho ni Idol Rafi Tulfo, binabati ho namin lahat ho ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Ay good afternoon ho sa inyo mula rito sa Pilipinas. Marami ho dyan, hindi lang sa iba't ibang panig ng Pilipinas nanonood sa atin, kundi sa iba't ibang panig pa ng mundo. Sa ngayon po, marami naghahanap kay Idol Rafi Tulfo. Si Idol Rafi ho ay nasa isang mahalagang lakad lamang. Kaya hindi naman po natin pwede pabayaan itong programang kanyang itinataguyod talaga, itong Wanted sa Radyo. Kaya pansamantala ho, itatawid namin ni Carol itong programa hanggang alas 4 ho ngayong hapon. So marami tayong tutulungan dito at napakarami talagang humihingi ng tulong dito ho sa Wanted sa Radyo. Okay, batiin po natin, Sir Mon, yung mga masusugid nating tagapakinig ng Wanted sa Radyo. Yung mga OFWs nandiyan dyan po sa ating Ayan, ito yung mga OFW natin na nandito. Pero ito, hindi ito OFW, si Joey Lomerio. Ayan, nanonood sa atin ngayon. Si Sir Joey Lomerio ay isang tropang wanted sa radio. Ayun, si Paolo Isidro, si Carl Pasquil, si Kim Villacrucis, si Becky Fujoka. Ayan, mga nanonood sa atin ngayon. Si Zia Jing Manzuelo Fines, si Raquel, si Joseph Mandariaga. Ayan, nanonood din sa atin. Sino pa itong mga nanonood sa atin ngayon? Marami ho, iba-iba, no? Napakarami na si Reynaldo Emasa at iba't iba pa mga nanonood sa ating programa ngayong araw. Si Ronald Goboy Parenas, saka sina Isa at Don. Ayan, nanonood sila ngayon sa ating programa. Si Paolo Isidro, Sir Mon, nabanggit nyo at nakikinig. Hi, kaibigan ko yan. Ay, okay, hoy, Paolo. Yes. Kumusta ka naman? Ayan, salamat daw. Yan yung nagbabanda-banda, vokalista. Oo, si Casey Love You Yam Yam, saka si
Charmaine Ishimune. Ayan, yes. Hinaharap nila si Idol Rafi. Eh, si Idol Rafi ho, may mahalagang lakad lamang ngayon. Kaya ho, kami muna pansamantala ang magtatawid ho ng programa. Ayan, si Reyes Irvi from Qatar watching Robert Rongo. Ayan, okay. Sige, continue na natin ang sumotaksyon. At nandito, si Ana Katrina Lutap. At ang kanyang hihintulong, nais niyang makausap ang kanyang ama. Para sa ang tatay ng kanyang anak pala. Upang humingi ng sustento. Okay, ma'am. Good afternoon po, ma'am Ana. Ma'am Ana Katrina, ano ho bang nangyari? Yung daddy kasi nung anak ko, ano, hiwalay na kami eh. Mm. Tapos meron kami usapan doon sa natirang pera niya na pinadala sa amin, which is 70,000 yon noong March. Hanggang ano daw yan, hanggang ngayong October. Mm. Tapos inaayos namin, nakakipag-usap kami sa kanila. Pero ano, ayaw nila na magsustento ng 10,000, gusto nila grocery lang. Pero maitanong ko ma'am, ilan po bang anak ni Sir Gilbert Comorposa sa inyo? Isa lang po, tapos G6PD patient po siya eh. Oh, ilan taon na siya? Magti-3 po bukas. Okay, pero ang birth certificate ng anak mo, siya naman ang nag-acknowledge na tatay. Okay, nandito na po sa kabilang linya, Sir Mon, si Gilbert Comorposa. Oo, OFW ho mula Saudi Arabia. Sir Gilbert, narinig niyo ho yung sinabi ho ng inyong asawa? Yes. Oho. Meron ho silang dinedemand na 10,000 kada buwan. Ano hong masasabi niyo ho doon? May usapan na po kasi kami nung buntis pa lang siya. May usapan na po kami sa attorney na 3,000 per month ang ibibigay ko. Mm. Anong ayun na po, willing ho kayo doon sa 10,000 piso kada buwan? Kasi po, yung una po namin na pag-usapan, 3,000 per month lang po. Yung 3,000 per month, buntis pala ako noon. Mm. Bali, buwan-buwan yun. Kasi buntis ako, check up. 5,000 yun eh, tumawad lang sila. Mm-hmm. Kaya naging 3,000. Yung 10,000 ba sir, masyadong malaki para sa'yo? Ang gusto nila lang, yung 10,000, ano lang. Yung 10,000, wala, ay, hindi sila magbibigay ng cash, puro grocery. Oh, wait lang po, nagsasabay na kayo magsalita eh. Sige, si sir muna ma'am. Oh, sige, anong sinasabi niyo ho? Sir, masyado naman natang malaki yun. Sir, 1.5 lang ang sahod po rito, sir. 1.5 lang daw yung sahod niya, misis. Anong sagot niyo doon? Masyado daw malaki. Pwede bang mababaan yung 10,000? Kada buwan ho ito. Pero may condition ho kasi yung anak ninyo, sir. Yun nga, sir. Eh. Wala naman problema doon, sir. Ibibigay ko yung pampacheck up tsaka yung gatas. Pero yung cash, hindi ko ibibigay yun. Dahil, sir, bakit ho? Siyempre, kailangan ng anak ko ninyo. Eh, may karamdaman po ang anak ko ninyo. Gusto ko po kasi ma'am, sa anak ko mapunta, hindi sa lalaki, hindi sa ibang lalaki. Baliw ka ba sa lalaki? May lalaki doon, may lalaki ba kayo ma'am? Ikaw ang nakipaghiwalay, tapos gaganyan ka ngayon. O sige, sino? Nakipag-ayos ka si Raulo. Kaya huwag akong anuhin mo. Kapal ang mukha mo. Eh, teka lang, kailangan mag-ayos muna kayo pagdating doon sa anak. Yung kasi yung issue sa akin, natin wala dito. Na sa akin yon. Kahit nga ilang babae pa, ano mo eh. Ang akin, nakipag-ayos ka sa akin bago ako mag-birthday. August 23, natulog lang ako. Pagkagising ka, meron ka ng babae. Kapal na mukha. So pareho na ho kayo, may karelasyon na ngayon ng iba. Kapal na mukha mo. Kapal na mukha mo, magsustento ka sa anak mo, hayop ka. O sige, teka lang ho. Ganito na lang, kasi kumukhang may karelasyon na silang dalawa, Carol eh. Yes. Mukhang may relasyon na sila pareho. Okay. Pero, sir, kailangan ho sustentuhan ninyo yung anak ninyo dito kasi may condition, ano, may condition mo siya. Masyado naman atang malaki yung 10,000. O, di, compute nyo kung magkano yung ginagastos ng anak ano mo. Ano ho bang ginagastos, ma'am? Parang yung gatas. Sige. Alam mo naman kung magkano yung gatas ng anak mo. Hindi po pwede sa kung ano-ano pagkaya anak mo. Oho, may condition kasi yung bata. Mm-mm. Ano pa ho? Nagdadaya per pa yan. Iniwan ko sa inyo. Sabi niya sa akin, Mami, hindi mo lang ako binilan ni nanay. Gusto ko kumain ng tinapay. Mm-hmm. Kapal na mo. Oh, Sir Gilbert. Ma'am, masyado pong malaki yun. Kung ano, bahala na ko, hindi ko po maibibigay yung 10,000. Masyado pong malaki yan. Okay, ganito, no. Ang gawin natin, may mga resibo naman yan. May mga reseta ng doktor. Opo. Diba? May mga resibo pag bumibili ka ng gamot, ng diaper, lahat yan, di ba? Para so, may ebidensya lang. Ebidensya mo na yun, ate. Para at least alam niya kung magkano talaga in a month ang talagang pangangailangan ng bata. Siyempre, ang pangangailangan, yan ay para sa bata. Dahil nga sila, Sir Mon, ay hindi naman nikasal. So, ang sustento ay dapat lamang dun sa anak ni Gilbert. Sa bata, oo. So, Sir Gilbert, willing ka ba? Ipapakita mo, ma'am, kay Sir Gilbert, yung mga ginagastos mo
para at least alam niya magkano talaga ang dapat documented natin ibigay. Para documented lang. Paano kung maipapakita sa kanya lahat ng connection? Communication. Binlock niya kami. Kaya nga ilang buwan niya nang hindi kinakausap yung anak niya eh. Kamustahin niya man lang, hindi niya magawa. Oh, Sir Gilbert, kayo sir, po may problema. Sir, mali naman nata na hindi nyo kinakamusta yung anak ninyo. Ma'am, pag nandun po sa amin yan, ma'am, nakakausap po yung anak ko. Bakit lagi bang asa inyo yung anak mo? Alam mo ba ginagawa nung magulang mo sa anak ko? Kahit sino kapal tao, ang mukha mo? Ginanong ka, kapal lang mukha mo, may voice record ka dito. Ano paano makakapal mukha mo? Edi, nakipagtali ka, may voice record ka dito. Edi, palabas mo. Palabas mo. Ano naman? Bakit? Si Ma'am Ana, Sir Gilbert. Palabas mo. May parata sira, ka? Sira ulo ka ba? Nung unang punta ko dito. Mama, hindi po unang punta ko dito, mama, July 30, nakipag-ayos ka sa akin. Kasi huhulihin ka nito ng TV5. Hindi ka lang natuloy umuwi. Ano? Babantahan mo ako. Andito lahat ang pagbabanta mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi din kasi, ako natatakot. O talaga. Labas mo ngayon. Para ulo ka agad. Sir Gilbert, kayo po ba may ebidensya ipapakita? Napatunayan na talagang itong si Ana may iba. Opo, ma'am. Umamin may ebidensya ka. Umamin ako kasi hiwalay tayo noon. Nakipaghiwalay ka sa akin. Tapos gaganituin mo ako? Ako sisira mo sa tao? Kapag makikipaghiwalay ka, panindigan mo, hindi yung gagawa ka ng... Sir Gilbert, kahit sabi mong may boyfriend si Ana, ikaw ay may girlfriend, o pagpalagay natin, parehas kayo meron, wala rin naman kayong pananagutan sa isa't isa dahil hindi naman kayo kasal. Kaya nga. Diba? Kaya nga, yung anak mo na lang, kaya nga magsustento ka sa anak mo. Ibigay mo yung pangangailangan ng anak mo. Sir Gilbert. So ma'am, kung hindi kaya ni Gilbert ng 10,000 para matapos tayo dito, sa tingin mo, kung hindi niya kaya paano 10, mo hindi magiging kaya yung 10,000? Magkano pinapadala mo sa amin buwan-buwan dati? Nakapagpagawa ka na nga ng bahay, di ba? Pero ito na lang po, Sir Gilbert. Ha? Sir Gilbert, yes, kasi ho, may condition ho yung bata. Magastos ho yung pagpapa-check up dyan, yung sa gamot ko sa kasakali. At obligasyon niya, Sir. Obligasyon niyo ho yun bilang ama. Kaya ho siguro, yung 10,000, hindi ko alam kung sapat na ba yun o kailangan pa. Pero siguro, ang kailangan lang, tama si Miss Carol, kung meron ho kayo mga resibo, lahat na mga kailangan gastosin. Sir, kailangan tanggapin niyo ho yun para... Para yun ho yung babayaran ninyo. Kasi mahirap ho yan eh. Nagde-demand tayo ng mga... presyo, tapos kung sakasakali man na ayaw nyo tanggapin yung presyo, kung ganun ho yung ginagastos nila, may kondisyon ho yung bata. Saka araw-araw gumagastos yung bata, hindi naman kung ano ginrosery mo, yun yung kakainin ng bata araw-araw. Oho. Tama nga naman si Ma'am Ana. Mm-hmm. So, hindi ka naman kasi nanay, ala ka dito. Ilabas na po yung mga resibo para alam. Oo, supportahan nyo po yung anak. Ganun na lang ho, kailangan ho yung resibo, ma-document natin maigi. Okay? Eh, ang problema nga, Sir Mon. Naka-block. Paano? Naka-block nga. Paano yun, sir? Eh, block mo na to. Saka ayaw ko usap yung magulang mo. Kahit sino sa pamilya mo, ayaw ko. Paano ho niya kayo makakapabibigyan ng pera? Yung siya mismo makipag-usap sa amin kasi nagmumukha kaming kawawa. Yung bang pinapadala ni Sir Gilbert, Ma'am Ana, ay pinadadaan dun sa kanya mga magulang? Noona po, doon. Tapos sumunod na po sa akin nung nagka-ayos na lang. Sir Gilbert, ituloy mo yung sustento. Mm-hmm. Ipadala mo sa kanya. Kailangan po muna makita ng mga... Kaya nga. Magiging condition ganito. Ipapakita mo, Miss Ana, kay Sir Gilbert, yung mga ebidensya, resibo. Gusto mo, post ko sa Facebook eh. Ito nga, Ma'am Ana, makinig ka muna. Ako muna. So, Sir Gilbert, magbigay ka. Kumbaga, kasi binalak nga. Kailangan i-ano mo ulit siya. Buksan mo ulit yung Facebook. Para may way para makita mo ang mga ebidensya ni Ma'am Ana. Gilbert. Sige po. Hindi po, dali nyo na lang po sa amin yung resibo para makita po ng ano ko. Problema, ayaw niyo humarap sa magulang ninyo yata, sa pamilya ninyo. Ayaw ko talaga. Kasi po, may kasalanan siya, kaya ayaw niyo. Wala ako kasalanan. Sira ulo. Wow. Ayun na, nagtawa na silang dalawa. Ganito, tapusin natin, Sir Mon. Ang gawin na lang siguro natin, Gilbert, Ma'am Ana, okay, gawin mo ang kondisyon na ipakita. Karapatan din ng lalaki yon. Mm-hmm. Pangalawa, mas maigi kung talagang ayaw niya talaga, no? Binalak niya talaga. Ang gagawin natin, Sir Gilbert, papupuntahin namin si Miss Ana sa barangay na kung saan nakatira ang mga magulang. Doon kayo maghaharap sa barangay ng mga magulang at doon mo natin ipapakita lahat ng mga dokumentong maaaring makakatulong para ma-push natin si Gilbert na magbigay. Sir Gilbert, pag ba na ipakita na sa mga magulang at nakita mo at tama nga naman ang dinidemand na 10,000, ibibigay mo naman siguro sa kanya yon, no? Mr. Gilbert. Wala naman po problema. Oho.
O sige, basta Mr. Gilbert, eh, obligasyon nyo po ito ha. Kailangan nyo pong panindigan ito, panagutan ito, yung sustento sa bata. Kahit nga ho walang resi-resibo, kasi may kondisyon ho yung anak ninyo. No? Saka alam niya naman po yung kapamahakan kapag hindi niya na ipa-check up yung anak niya. Sana ho huwag niyong kalimutan yung responsibilidad niyo bilang ama. Despite ho na kung may anumang relasyon itong dati niyong kinakasama, kung ano man ang kaluguyo niya. Sir, ginampanan ko na yan. Pakinggan mo wala ko, sir. Oo. Sir, tinanong ko sa kanya nung March, ang pera namin sa ATM, 70,000. Pagtanong ko ulit sa kanya, sumunod na linggo, wala na yung pera. Saan napunta, sir? Eh, pinaliwanag ko na rin naman sa iyo yun eh. Eh, ma'am, kailangan mo talaga yung pera nagagaso sa bata. O kaya nga hindi na kami sabi ko sa kanya. Kaya nga may usapan tayo na hanggang October, di ba? Oh, hindi pa tapos ang October. Buwan ng October, hindi pa tapos. Eh, paano? Ayaw niyong makapag-usap sa amin. Okay. Ay, hirap sige, sa inyo sir, eh. Lumaki siya katayuan ko, sir. Oh, pero sir, linggo pa lang na basta, basta kailangan ma-document lang muna. Mo. Okay, ma-document lang siguro yung mga gastusin para humalinaw sa atin kung magkano ba talaga yung ginagastos. Pero sir, malinaw ho dapat na kayo'y sasagutin nyo talaga yung mga gastusin ng bata. Kasi obligate mo kayo. Obligate mo kayo ng agency ninyo na mabigyan ng sahod talaga from your salary, mabigay sa bata kasi lalo ho may kondisyon yung anak. Diba? Basta ho, ang nirequest nyo lang kay sana, eh, ma-document lang kasi nga, ang worry ninyo, baka napupunta kung saan-saan. Sa anak ko lang mapunta yung pera. Oho, sige ho, yun dapat. Sige, ganun na lang. Pumayag naman si Madam eh. Diba? Okay. Si Ana. Oh, okay. So, Gilbert, kontakin mo yung mga magulang. Opo. Mag-usap kayo sa barangay. Tutulungan ka namin para makaharap kayo sa barangay. Okay po, ma'am? Sir Gilbert, okay. Pag hindi mo tinupad, tutulungan din namin si Miss Ana. Oho. Kakasuhan ka. Okay. At pag nalaman ng korte na talagang tama ang dapat nagagastusin o obligasyon mo ay magbigay ka ng 10, dahil yun ang obligasyon at yun ang nakikita ng korte na pangangailangan at kaya mong magbigay ng ganun, wala ka rin choice, magbibigay ka rin. Totoo yun. Okay, Gilbert? Okay, salamat po, Sir Gilbert, sa oras. Salamat, Sir Gilbert, ha? Panugutan niyo yung anak niyo. I mean, yung sustento. Okay. Sige ho, Ma'am Ana. Ma'am Ana, bibigyan ka namin, ha? Papunta kay Chairman, kukontakin na po namin ngayon. Okay? Thank you po, Ma'am Ana. Magbe-break na tayo sandali para po sa ilang mga paalala. Ang bahaging ito ay hatid ho sa inyo ng Cell Boy is Our Boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil. J&T Plasticware, ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa J&T Plasticware Facebook para sa exciting contests, promos at sa mga bagong produkto. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver? Malinis at bagong masasakyan? Abay mag-grab ka na dahil dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Ang programang ito ay hatid po sa atin ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Sipag at syaga talaga ang puhunan para maging matagumpay ka sa buhay. Patunay dyan ang mga nagtayo ng Hotel Sogo. Isipin mo lang na noong 1993, dalawang branches lamang ang meron sila. At iyon ay dito lang sa Maynila, pero ngayon hanggang Visayas at Mindanao, may Hotel Sogo na. Binatilyo pa lang ako noon, madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato, epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ang atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatamang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silimarin,
kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Tough Mama! Basta home and kitchen appliances. Tough Mama! Magaan ang buhay with Tough Mama. Tough Mama! Masayang pamilya with Tough Mama. Tough Mama! Nobody's tough like Mama! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talaga ang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. 3:17 na ho ng nagmamadaling hapon, nagbabalik ho ang programang Wanted sa Radyo. Pansamantala pong humahalili para kay Sir Idol Rafi Tulfo. Ako po ang inyong lingkod, Mon Gualvez. Kasama pa rin siyempre si Carol Domingo de Asa, ang inyong ring lingkod sa araw na ito. Siyempre, pansamantala po namin tatawid yung programa habang si Idol Rafi ho ay may mahalagang lakad lamang po. Kaya naman binabati ho namin lahat ng mga nasa Facebook Live na nanonood ngayon. Thank you for watching and listening po. Siyempre yung mga nasa Radyo 5, binabati rin namin. Panawagan muna ni Gina Basco sa kapatid niya na si Josephine Cayago Gadi. Nais nilang ipaalam na namatay na po ang kanilang ina na si Felicidad Kitalig. Ililibing na ito bukas kaya mangyaring umuwi ka na muna. Josephine Cayago Gadi sa Barangay Pampano, Mga Tarem, Pangasinan. Ito pahabol lamang na mapabati sa Rodriguez Rizal. Happy birthday daw kay Flora de la Rosa Ibalia from J-Pax Supremo. Happy birthday sa iyo. Binabati ko rin sina Mix Bustos, Lucio Amparado Casil, Ronald Goboy Parenas at kay Joseph Abalos. Good afternoon ho. Pati na rin sa mga taxi squad na nakikinig ho sa atin. And of course, binabati ko rin sina Eric Agulay, Dennis Cruz. Pati na rin si Mark Dueñas, kababati pa lang ngayon at ang kanyang pamilya. Mabilisan na lamang si Claire De Sagun, James Altamera, Joseph Mandariaga, Kim Villacruzis, Earl Nava, Kenneth Pinlock, Charles Lopez, Carl Pasquil, Clyde Ramos at Mark Flores at ang kanyang mga pamilya. Maraming salamat sa panonood sa ating programa. Okay, sumotaksyon si Sir Rodman Dolozo. Siya yung humingi ng tulong pinansyal para matulungan siya sa nangyaring tama sa kanyang mukha. Naku po, ano nangyari dito? Dito ay nadisgrasya sa kanyang motor. Nakabanggaan niya isang Land Cruiser at ang driver ay pagmamayari ay anak ni Mayor Alfredo Lim. Mm-hmm. At ang anak ay si Bernard Alfred Lim. Okay, Sir Dolozo, good afternoon po. Opo, magandang hapon po. Kwento niyo nga ho sa amin anong nangyari. Naku, antindi ho ng damage sa mukha ninyo. Ang pangyayari po kasi nun, sir, ang dito po sa may bandang Alhambra po, dito na po yung nakatutok na po yung point ng ano niya. Yan ay sa Malate. Sa may, ano po, sa may, malapit na po doon okay. Sa Malate. Manila. Opo. Sabay, nandito na po siya, nakatumbok na po siya, papasok na po. Kasi, dapat po kasi, 30 kilometers, kailangan naka-signal light ka na po para malaman po kung ano. Ang pagkakaalam ko po sa kanya, ang tutumbukin niya po, padiretso. Hindi po ako pwede mag-lane dito sa kaliwa po kasi po, ang bibilis po ng sasakyan. Ngayon po,
gumawi po ako ng kanan. Siya po, nakapatutok na po. Umandar po ako ngayon ng pag-anon. Sabay bigla naman po siya ng pakabignang papasok. Doon po kami nagkaanuan, nagkasalpuan po ng ano. Okay, pagkatapos na nangyari yan, kayo ba yung nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang anak ni Mayor Lim na si Bernard Lim? Opo, nagkausap. Una po, tinignan ko po kung kaya ko pong munang tumayo. Tapos, pinituran ko po yung plaka niya. Tapos, ang pagkakasabi ko po sa kanya, Sir, may ano ka po ba? May lisensya ka po ba? Hmm. Sabay, may pinakausap po siya sa akin sa cellphone. Hmm. Sir, magandang umaga po. Ako po, kami po yung nadisgrasya ni ng anak niyo. Okay, si ano to, si former Mayor Alfredo Lim. Mm. Tapos pumunta na lang kayo dito sa bahay. Dito na lang tayo mag-usap. Then ngayon po, nasa trauma ano po, pa po kami kasi mabilisan po kasi yung iba pong ano. So ano nga ang napag-usapan niyo ho ni Mayor? Adi ni former po, Mayor? Sabi, sige po, sasagutin niya naman daw po yung damages ng properties, yung motor, tas yung gamot. Ang hinihingi ko na lang po sana sa kanya is yung tulong financial kasi po hindi po ako makapaglabas ng motor na ngayon, hindi po ako makapag-discarte kasi may anak din po akong ano, 5 buwan ano pa lang po. Ano ba trabaho mo, sir? Tricycle driver po. Mm-hmm. Kasi okay, sabi po kasi ng doktor, kung ipagpapatuloy ko pa po yung paglabas, pwede po siya ma-infection. Okay. Pati matindi po yung dama sa mukha kasi ni ano eh, ni Rodman eh. Pero curious lang ako, wala ka suot na helmet, bakit ganyan natawa mo sa mukha? Hindi, sir, nung naka-helmet ka ba noon? Ninakaw nga po yung helmet ko, sir, bandang ano, sir, sa may sa akin ng papuntang ano, para niya kay sir, yung mga SUV doon. So wala kang helmet that time? Wala, pauwi na po kami noon. Ang tanong lang, wala kang helmet wala po, doon? Wala po. Bawal wala din ang ginawa mo. Nako. Kasi kung may helmet siya, sir mo, hindi magiging ganyan ang tama mo dahil nga may helmet ka. Eh, mahirap. Okay, pero, kausapin sige natin si former Mayor Alfredo Lim. Oo, nasa linya na ho ba? Mayor? Okay, tinatawag. Tinatawagan natin. So next time, no, Rodman, may pagkakamali ka rin dito kung tutusin. Opo. Alam mo naman, ang motor, talaga namang delikado talaga. Opo. Kaya nga kailangan, inuubliga lahat na kayo mag-helmet. Pangalawa, violation din yan. Opo, opo. Diba? Alam ko po. Mm-hmm. Pero sa usapan nyo, nabigyan ba ng tulong na yung ano yung pinaka-kailangan? Naayos na po yung motor ko po, tas yung gamot na lang po. Ano pa yung concern mo dito ngayon? Ang concern ko na lang po is yung sana po, kasi po, yung gamot na inaano namin, binibigyan po kami, tas papapuntahin pa po kami yung ospital, hindi naman po ako nakadiscarte ng pera para pumunta sa ospital na pupuntahan namin para makuha yung gamot na kailanganin para palinis yung ano namin. Tsaka yung ibibigay ko po sa misis ko na pangkakain namin. Kasi hindi yung pakaya. Opo, hindi ko, kasi po namamaga po talaga kahit kung motor ka, yung sugat opo, mo dito, yung bumubuka po. Bumubuka po. Kahit nga po sa pagkain, hindi hirap ko po talaga. Sige ho, pero may naitulong ba si Mayor? Meron naman po, nagpapasalamat po ako dahil kahit papaano po, may natulong siya. Kasi actually, no, Sir Mon, kilala naman natin lahat kung gaano strikto at masigasig sa kanyang tungkulin si Mayor Alfredo Lim. Ang dami rin na pagdaanan yan bago siya maging mayor ng Maynila. Opo, at naman tumutulong naman talaga si Mayor. Oo, kaya maganda, makausap po natin si former Mayor Alfredo Lim. Sir, magandang hapon ho. Si Mon Gualvez po ito, saka si Carol sa programang Wanted sa Radyo sa ngalan ho ni Idol Rafi Tulfo. Sir, Mayor. Oh, hello. Ayan po. Okay, nandito ho sa programa namin si Rodman Dolozo na nabangga ho siya ng anak ninyo na si Bernard. Oo nga, oo. Oho, meron po siyang idinudulog dito sa amin. Bernard, ikaw na makipag-usap kay Mayor. Oo, okay. Bernard, Rodman, kausap ay, po Rodman si... Ay, Rodman pala, Rodman. Mayor Rodman. Sir. Ang hinihingi ko lang po sana ng tulong, sir, is mabigyan po sana ako ng pampinansyal pang araw-araw. Kasi po, hindi ko po magawang lumabas ngayon ng tricycle. Eh. Wala po akong discarding magawa po ngayon. Kasi po, yung sa kamay ko po, mag-apo talaga. Pati yung mukha ko. Sabi po nung doktor na nag-ano na inan nyo sa amin, kung maano po siya sa ano, baka po maaari po siya ma-infection. Kaya ang inano ko po, yung pang-financial lang po na kahit papano konting tulong lang po. Sa pangarap. Sige. Hindi ba binigyan ka na ng gamot ng doktor? Opo, binigyan. Pinainom ka pa ng antibiotics, ha? Opo, meron po.
Oo nga. O, eh, sige, di tutulungan kita kahit okay paano. Sige po, maraming salamat po. Okay, oh, Mayor, thank you so much. At oh, sige, tutulungan natin. Kausap, oh, Mayor, Idol. Pagkano nga na po eh. Oh. Opo, oh, maraming salamat po, Mayor. Ah. Oo, okay, oh, so paano? Okay. Pupunta na lang si Mayor. Paano po, sino po ba kukontakin ko? Si PA na lang po ulit, si Sir Nato po. Oh, sige, kahit na si Nato ang kausapin mo. Okay po, sige po. Okay, okay. Mayor, thank sige you so much. Maraming salamat. Tulungan natin, sabihin mo kay Rapi, ha? Mabilis yes, Mayor. Thank maraming you, salamat thank you po. God bless po, Mayor. Maraming thank you so much. Po, maraming salamat. May action ka agad si Mayor Lim sa'yo. Walang opo, ano. Opo. Oo, lapitan mo na kaagad, ha? Opo, maraming kasi salamat po. Kasi mahirap nga naman yung lagay mo. Kahit sabihin natin na may pagkakamali ka sa helmet, eh, aksidente pa rin ito. Opo. Eh, hindi ka makapagtrabaho, tricycle opo driver eh. Sige ho. Pero ang punto ha, mag-helmet. Opo, opo. Okay, next time. Ingat lang, mag-ingat lang, mag-ingat. Okay. Okay, next. Thank you, Rodman. Yung live update sa field ng ating mga reporters, mm-hmm, ni Idol Rafi Tulfo, at nasa kabilang linya itong si Jessa Rodejo, siya ang reporter, at ito yung tungkol sa misis na nakipagrelasyon sa isang Indiano, at ito ay na-air po noong October 11, at ang complainant ay si Lorenzo Sanisit, at ang nirereklamo ay si Andrea Lynn Rodriguez. Jessa, ano nang balita dyan? Yes po, good afternoon po Ate Carol. Salukuyan po ngayon, nandito po ako sa Barangay Malusak, Santa Rosa, Laguna, kung saan ho ay nagkakaharap ngayon sila Lorenzo Sanisit at Andrea Rodriguez, pati na din si Sir Gagan Kumar. Kumbaga ngayon ay nagkakaharap sila ngayon at nag-uusap kung ano bang magiging kasunduan ho nila. Abangan na lang ho natin, Ate Carol, kung ano mangyayari po sa kasunduan nila. Okay, good. Ingat ka dyan, Jessa, ha? Opo, salamat okay po. Mula dito sa Santa Rosa, Laguna, si Jessa po ito para sa Rafi Tulfo in Action. Okay, abangan natin yung mga kapatid. Siyempre, yan ay ina-upload din naman nila para lahat, makapag makasubaybay yung mga talagang ina-idol ng ating programa at si Idol din, Rafi oo Tulfo. Oo, kilala naman si Idol Rafi talaga, eh, matulungin sa lahat ho ng mga nangangailangan. Tutok! Tutok na tutok talaga. Stricto. Parang may... Sa amin yun. Ah, sa inyo, okay, okay. Gusto niya perfecto ang gawa. Parang, kailangan parang may din hugot talaga ka dun, ha? May hugot ka. Kaya ang, ito ha, ito, maisingit ko lang, total, medyo malapit-lapit naman news break. Pagbigyan nyo na ako ha, yung mga ano, bashers ano dyan, at yung mga talagang hindi mo, gaanong bashers, slight lang, medyo-medyo okay, lang. Oh. Talagang si Idol talaga namang lahat kami, eh, talaga natututo rin naman. Oo naman. Talaga namang gusto niya, eh, perfecto. So, kumbaga, siya na rin yung nagiging ano namin eh, tatay. Kasi pag tatay ka, pwede kailangan mo pagalitan ang anak mo. Disiplinahin mo yung anak mo pag napupunta sa mali. Eh. Oo, pag yes nakakagawa ng mali, ayan. So, ganoon si Idol. Iba talaga si Idol Rafi, no? Masipag. Kaya lahat uh-huh kami masipag din. Dapat lang, di ba? Dapat lang. Kailangan. Kailangan talaga. Oo, ayaw ni Idol Rafi na tatamad-tamad, di ba? Kasi mahal niya ang mga tao. Correct. Alam nyo ho, marami nakaka-miss, no? Marami naghahanap kay Idol Rafi, nasa mahalagang biyahe lang po si Idol Rafi. Kaya naman po siyempre, mahal na mahal kayo ni Idol Rafi, ayaw niyang pabayaan yung programa. Kaya naman kahit papano ituloy ho natin yung mga nangihingi po ng tulong at kung ano yung magagawa natin paraan para matulungan, eh sa abot ho na makakaya ng programa, ay tutulong ho kami. Okay? Correct. Tuloy-tuloy na ba natin ito? Mag-news break na muna tayo. Mag-news break muna tayo. Sige, batiin ko lang ha. Si Junjun Pereira Fermentiga, saka si Alex Perez Habibi na nanonood sa atin. Ayan, si De Guzman Catherine, si Roro Saad, mga nanonood po sa Facebook Live. Ay, good afternoon ho sa inyo mula rito sa Pilipinas. Kasi iba nanonood sa atin, mga OFW. Saludo ho kami sa inyong lahat, sa mga OFW, sa mga Radyo 5 Taxi Squad. Mabuhay ho kayo mga mata at talagang tenga natin sa lansangan, mga Radyo 5 Taxi Squad. Thank you. Ayan, sa si Mix Bustos, nanonood sa atin ngayon, nakikinig din sa programang Wanted sa radio. Sa mga millennials at young at heart, bagay na bagay sa inyo ang MX3 Plus. May COQ10 that fuels the heart at L-carnitine as fat burner, sabayan pa ng workout at healthy diet. Kayang ma-achieve ang good health. Mag-MX3 na, araw-araw, tulong para MX-traordinary. Ito rin, alam nyo bang ang Hotel Sogo na pinakamalaking hotel chain sa Pilipinas ay umiikot sa iba't ibang barangay at nagbibigay tulong medikal sa ating mga kababayang Pilipino? Oo, hindi kayo nagkakamali. Sa tulong kasi ng Doctors on Wheels program, may igit 50,000 na kataong nabigyan ng libreng konsultasyon at medisina. Kaya naman kung ikaw ay gustong magkaroon ng medical mission sa inyong lugar, i-check lamang kanilang website sa www.hotelsogo.com/doctorsonwheels
o tumawag sa numerong 7900-900 o 7900-900. At ito, tips on how to take care of your mobile phones. Magandang investment ang cellphone, lalo na ngayong digital age. Isa ito sa mga nakakatulong sa pakikipag-communicate sa ating mga mahal sa buhay. Pero kailangan ito ng tamang pag-aalaga tulad ng paggamit ng protective case at screen protector. Huwag basain lalo na kung hindi naman ito waterproof. Huwag din i-drain ng battery. Iwasan ang paggamit lalo na kung naka-charge. I-close sa mga hindi naman ginagamit na applications. Huwag gumamit ng third-party batteries, chargers, and cables. Ugaliin ang paglinis sa inyong phones sa tuwi na. Tandaan, huwag bumili ng peke. This friendly reminder is brought to you by Cherry Mobile. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Livermarine every day, and I gave up all my bad habits. Thank you, Livermarine, along with proper diet and exercise. Masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Livermarine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Livermarine, gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Livermarine ay naglalaman ng 250 mg of Silymarin kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarin content. Sinaman pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Livermarine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Livermarine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Livermarine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pangmatagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ang atay ko. Livermarine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Livermarine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Livermarine, gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Livermarine ay naglalaman ng 250 mg of Silymarin kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarin content. Sinaman pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Livermarine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Livermarine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Livermarine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Magbibili sa mga butika. 3:40 na ho ng hapon, nagbabalik ang programang Wanted sa Radyo. Kasama pa rin po pansamantalang humahalili para kay Idol Rafi Tulfo. Kami po ang inyong lingkod. Ako po si Mon Gualvez. At ako naman po si Carol Don De Asa. Ayan, syempre pansamantala po ito, matawid yung programa. Ayaw naman po ni Idol Rafi na hindi matuloy itong programa, kaya kami po muna pansamantala yung uupo dito. Kanina po, linawin mo nga lang, Carol, kasi marami na nagagalit sa Facebook. Alam niyo mga kapatid, yung complainan, kung kayo po ay nakikinig, kanina ko, siya po ang gamit nung time na siya inaksidente ay motorsiklo. Malamang, pag ikaw ay nakamotorsiklo, kailangan mong mag-helmet. Pero kung ikaw ay tricycle driver, hindi mo kailangan mag-helmet. Linawin natin kasi, ang trabaho nung kanina complainant, tricycle driver, nagkataon ho, nagmomotor siya, hindi po niya dala yung tricycle niya, pero napag-alaman po, umamin naman siya, wala siyang helmet. Hindi po namin sinasabi na nagtatricycle siya, kailangan naka-helmet. Hindi naman ho kami ganun ka-ob-ob, no? Tama! Kagaling okay. Niyo naman, di kayo na! Okay, sige ho, tuloy-tuloy natin yung sumbong at aksyon natin okay. Sa programa. Go, nandito Carol. Sa atin, itong si EJ Mardolfo, siya ay 14 years old. At itong kasama niya ay tiyahin si Evangeline Simbahon, nais niyang makita, makilala ang kanyang tatay,
na 14 years niyang hinahanap. So ang pangalan ng tatay niya ay si Daniel Casas Farin. Farin, oh. At ito ay isang seaman. Good afternoon, Ma'am Evangeline at iho. Good afternoon. Okay, po. So ever since hindi pa po niya nakikita hindi ang kanyang po. Tatay. Hindi pa po. Kahit picture man lang? Opo, hindi pa po. Bakit po? Ang mother niya ay isang OFW so, po. So yung nanay niya, wala rin ba ng contact simula nung ipinanganak itong inyong pamangkin? Wala po. Wala talaga? Wala. Nung ano po, nung huli po na yung time na malapit na siyang manganak, meron pa siyang contact. Nung after nung nakaipanganak siya ng pagkalipas po ng dalawang araw, hindi na siya wala na yung number niya, ano na siya. Kasi mahirap naman maghanap sa taong ayaw magpahanap. Pero kung may idea tayo, Nay, meron po ba kayong alam kung saan natin pwedeng maumpisa na mahanap yung tatay ni EJ? Yun lang po yung inan sa akin ate ko, yung address na yan. So may binigay naman sa atin. Ano yung ibinigay ba? Agency niya? Agency po. Yan kasi po yung, siman ka nyo. Siyempre may maritime agency ito. Meron. Yan po, yung okay. Pa yung agency. Sige. Makakausap ko natin sa kabilang linya si Miss Jonna Gohuangco ng Leonis Navigation Agency. Head po siya ng Family Affairs Department. Miss Jonna, magandang hapon ho sa programang po, Wanted sa radyo po ito. Good afternoon po, sir. Opo, ma'am, kasi meron pong dumulog sa amin dito na nananawagan itong si EJ, 14 years old. Buong buhay po niya, ni hindi pa niya nakikita ang kanyang ama. Eh, napag-alaman ho, siman ho yung tatay, si Daniel Casas Farin. Paano ho bang tulong natin dito, ma'am? Nananawagan ho ito. Kawawa naman ho yung binata na ho ito eh. Oo, sir. So, ganito po yung stand namin. Willing naman kami mag-assist sa kanya. So, yung suggestion ko kanina kay Miss Chari, na pumunta na lang siya dito sa office and then dala na lang siya ng any proof of documents para po ma-assist din namin siya anytime during office hour po. Okay, kasi mahirap nga naman matawagan dahil nga nasa... Oo, nasa laot. Kung sakasakaling seaman nga talaga itong tatay, di ba? Mahirap ang signal. So, oh, Madam Jonna, na-check naman yes, at active pa rin, under nyo pa rin na agency, ng agency nyo, itong si Sir Daniel Farin. Yes, tama? Po, under po siya namin. Ayun. Ayun. Sige po, Ma'am Jonna, walang problema, papupuntay namin. Itong magtiyahin. During office hour, punta lang siya. Okay po, ma'am. Sige, bigyan po na natin namin ng referral para at least malaman nyo na siya po yung aming idinudulog po. Mm-hmm. Ma'am Jonna. Ma'am Jonna. Okay po, ma'am. Thank you po, Ma'am Jonna. Thank you, Ma'am. Ayan, okay, basta may proof lang kayo na anak ito o yung identity niya. Yung birth certificate. Yan, yun talaga una, ha? Kung sakasakali makakausap yung tatay mo, ano gusto mo sabihin sa kanya ba? Ano po? Ano po? Mag-mensahe ka na sa papa mo. Oo. Ano po? Ano ba? Bilisan mo po. Ano po? May susunod pa po. Gusto ano? Sa ano po, sobrang tagal ko po siyang... Namimiss mo na talaga? Opo. Naiingit rin po sa ibang mga bata po na may mga tatay po. Ayun, o sige, huwag ka na maingit. Sana matulungan ka ni Miss Jonna para ma-meet mo na yung tatay mo or makausap man lang. Ayan, sige ho, bibigyan namin kayo ng referral para makapunta kagad kay Miss Jonna, ha? Lama makausap po. Man lang, may action na kagad. Lama sige. Po. Okay, dumako tayo, Miss Carol. You. Okay, next, ito yung mga security guard. Ayan, okay. Si Mark Anthony Lagrimas at SG Raymond Albo. Nais nilang ireklamo ang security agency dahil sa hindi tamang pagpapasahod at paghuhulog sa kanilang mga benepisyo. Mali naman yun. Okay, at ang inireklamo ay ang GSD Security Agency Incorporated. Okay, sir. Sige, pagsalitay muna natin itong mga maligiting nating mga security guards. Okay, SG Mark Anthony saka SG Raymond. Ano ho ba yung pinaka-concern ninyo dito? Sir, ma'am. Sige, isa-isa lang ho. Good afternoon ho. Mm-hmm. Po. Sino pa si Sir Mark? Ako, sir. Okay, kayo. Sige, ma'am. Okay, sir, ikaw na magsalita muna. Mm. Pinunta lang na po namin dito, ma'am. May reklamo po namin yung bilyong minimum at saka yung benefits po namin na hindi nahulugan. Magkano po ba ang inyong sinasahod a day? 4-6 lang po, ma'am, sa 8 hours. Oh. 4-6-8. Pero ilang taon na po ba kayong nag-iikot sa agency? Ano na po ako dyan, ma'am? Mula po ako nung November 2 hanggang ngayon po. Last year? Isang taon na. 2016. Mag-iisang taon na. Dalawang taon pa. Si Bossing, si Raymond? April 26 po. 2016. 2016 din. O sige, mas maganda ito ho. Malaman natin, no? Yung side. Side naman nung kabila. Para malinaw lang po natin, no? Maliwanagan tayo.
Makakausap po sa kabilang linya ng ayan, ang accounting staff ho ng GSD Security Agency Incorporated, si Ms. Joanna Bakongan. Ma'am Joanna, dumulog ho sa amin ng ilang mga security guards po ninyo. Ano ho bang masasabi nyo dito? Hello? Hello, ma'am. Oo. So, hindi ko naman alam na ganyan yung ano nila dyan. So, hindi naman kasi nagpunta muna dito sa office, nakipag-usap bago magpunta dyan. Pero tama ho ba yung benepisyo at pasahod sa kanila, ma'am? Ano po bang sabi nila? Below minimum daw ho. Paano below minimum? Magkano daw po ba sinasahod nila quincenas? Magsalita ho kayo. Magkano daw yung sinasahod nyo quincenas? Bali po sa 15 days, mga 11 po. 11? Okay. Ano pa yung mga inaano nyo na nireklamo ninyo? Yung SSS po namin na walang SSS benefits po. Ma'am, yung mga benefits nyo, may kaltas kayo sa payslip. Meron po. Pero na-check nyo ba SSS Pag-ibig PhilHealth kung naguhulog ba sila? Yung dalawang taong ko po dyan, wala pong hulog, ma'am. Ayun, kasi lagi yung sinasabi, Sir Mon, ni Idol, Rafi Tulfo, na kung kayo ay manggagawa, kayo ay may kaltas sa inyong mga benepisyo, pero hindi hinuhulugan o hinuhulugan pero hindi tuloy-tuloy, kailangan kakasuhan din natin ang agency. Tapos yung sabi po ni ma'am na hindi po kami nakipag-usap. Actually ma'am, nagbigay po kami ng letter, pirmado po ng iba kong kasamahan, walo po kami. Kung ano yung mga hinain nyo at pinaabot nyo naman sa agency. Binigay namin sa agency. Hindi totoo ang sinasabi ni ma'am Joanna, na hindi kayo nakikipag-usap sa kanila. Nagpasa po kami ng letter. Andiyan po ngayon. Ma'am Joanna, nagpasa po pala sila ng letter of complaint. Letter, accounting po ako. Dito po ako sa may payroll. Yung letter nila, yun, tsaka hindi na po nagpupunta si sir dito. Dapat sila mismo po yung pupunta sa office. Kaya nga ma'am, naintindihan namin na kayo ay accounting staff. Ano? Ang amin lang naman po, syempre natawagan na kayo ng staff po namin. Malamang eh, ang dami nyo ng minuto, oras na pwede nyo ma-check yung mga complaint nila sa inyong operations manager o sa inyong manager, pinaka-big boss ko ninyo. Yung complaint nila, kasi nakaabot naman ang complaint. Kung tawagan nyo na lang yung pinaka-manager namin, para siya yung mag-explain lahat-lahat. Kayo po ba, ma'am? Ano po bang masasabi nyo sa reklamo po nila? Kasi hindi naman, dahil napunta muna sila dito eh. Ang amin lang po, kayo po ba, huwag nyo na kong sisihin sila. Ano, ma'am? Siyempre sila po ay may karapatang magreklamo. Lahat tayo may karapatan. Hindi natin sila pwedeng sisihin na sila pa ay nagpunta dito sa amin. Sila po ay nagpunta, gawa nga po hindi sila napapakinggan. Kaya po sila ay nagtungo kay Rafi Tulfo. Ang amin naman po, Ma'am Joanna, kami po ay humihingi sa inyo ng tulong. Kayo po ba willing papuntahin sila, kausapin lahat ng tao ninyo, mag-meeting, mapag-usapan yung tungkol sa reklamo nila? Diyos ko, sila lang may inaantay ng opisina. Sana nagpunta muna sila dito bago sila nagpunta dyan. Wala naman pong sinasabi na gano'n. Eh yun na nga, madam. Wala nga po kayo sinasabi. Ngayon, nandito na nga sila. Pag-usapan na natin anytime open dito ang office. Hindi naman po nagsasarang opisina. Bakit kailangan pang abisuhan na gano'n? Pero kung sakasakali pong lalapit sila dyan, madudulog, masusolusyonan ho ba yung mga concerns nila? Ma'am, yung benepisyo. Ang concern po nila tungkol sa SSS. Oh. Kahit ipakuusap ko po kayo sa nag-aayos ng SS. On process na po yun. Kaya nga ma'am yun ang gusto ma'am, nilang marinig. Ma'am, on process, pero ilang dalawang taon na ho sila nagtatrabaho halos. Bakit po on process pa rin ngayon? Yun po yung gusto nilang maliwanagan. Kasi nagka-problema po yun, nagka-problema. So ngayon po siya inaayos. Pero yung lahat ng, yung mga hindi naihulog sa kanila, yun po ihuhulog. Kasi simula nung 2018, hindi na po sila hinulog, kinaltasan ng SS. Wala kayong kaltas nung mga nakaraang ngayon buwan? Ngayon lang po na, bago lang po ngayon, 2018. Eh, paano po yung mga nakaltas sa kanila, madam? 2017 po. Isang taon po yung paano po yung mga nakaltas sa kanila nung 2017? Yun po yung kinaltas sa kanila, yun po yung pinaprocess ngayon na maihulog sa SS. Pinaprocess na ho? Pinaprocess na po. Okay, yun naman okay, pala. Okay, ganito na lang, Ma'am Joanna. Kailan po namin sila pwedeng papuntahin sa inyong opisina para makaharap itong mga taong ito, para malaman nila kung ano mga plano ninyo, yung proseso na sinasabi nyo, magbibigay kayo, dapat din ang ultimatum, no, yung mga SG natin sa agency, kung hanggang kailan kayo maghihintay. Kasi mahirap naman tayong umasa sa sinasabing nakaproseso. Diba? Kailangan magbigay sila. O, Ma'am Joanna, kailan sila pwedeng papuntahin lahat sa inyong opisina? Anytime po, anytime. 8 to 5. Andito po may tao. Okay, bukas. Anytime, bukas. Pwede ho, bukas. Bukas na. Bukas kahit ngayon po, pumunta sila. Ano sila? At kayo na po ang hahanapin po namin, ma'am. Oo. Okay, ayun, ma'am okay, Joanna, thank you. So, ako kausap nyo ngayon. Oo nga. Kaya nga, pagka-sarcastic, ma'am. Kayo naman, no.
Hindi dapat kayo ganyan magsalita dahil kayo po ay malaki rin po ang inyong obligasyon sa mga tao ninyo. Hindi ho biro ang trabaho ng mga security guards. Oho, mga walang tulog din ito. Lahat, yes! Oh. 12 oras! Kung mag-o-overtime, wala pang ang overtime pay yan na tatanggap eh. May night differential pa kayo? Meron naman. Okay. So, Ma'am Joanna, papuntahin namin sila. Asahan po namin ang inyong tulong. Dahil kung walang mangyayari, eh talagang pagsusumikapin talaga ni Idol na kayo oo po eh talaga mahirap naman yun, ma'am. Nga po dapat sa kanya pong programa araw-araw ho. Pumunta muna sila dito bago sila nagpunta dyan. Hindi ma'am, kasi nga nagsulat po sila ng letter. Nagpasa na po ma'am letter, mga 2 weeks letter, ago. Letter, kanino po sila nagpasa kasi wala pong nakarating din sa akin. May ma'am, pwede nyo naman itanong dyan sa inyong opisina kung sino nakatanggap. Nakapin. E di gumawa ka rin ng paraan mo. Para malaman mo kung talaga may kung talaga bang naipasa talaga nila yung letter, di ba? Hindi, kung kanina po nila binigay, doon na lang. O, kanino daw, para alam niyo na nga agad. Anong pangalan, sir? Sino nabigyan ninyo? Si Miss Ethel yata. Miss Ethel. Ha? Miss Ethel po. Ethel daw, Ethel. Madam. O, sino ba si Ethel dyan? Nagbigay sila kay Ethel. Oo. Okay, ma'am. Kausapin niyo po si Ethel, ha? Papuntahin nila ka mga kay Ethel dito, eh. Pero sige, papuntahin niyo na lang para okay, ma'am Joanna, asahan namin. Kung hindi nga, araw-araw kayong pupukpukin ni Idol. Rapi Tulfo, okay? Sige po. Okay, thank you po, ma'am Joanna. Sinusubukan natin makontak yung Dole. Okay. Kaso ringing pa, eh. Okay. Sige, sir, ganito, ha? Bukas, punta kayo ng opisina nila. Alas 8, lahat na kayong nagre-reklamo, okay? Kung ano man naman pag-usapan, kung ano man masettle, kung hindi nyo gusto, balik lang kayo sa amin. Okay? Sige po. Thank you po, sir. Thank dapat you. Dapat marinig ng Dolly yung sagot ni ano ni Joanna eh. Kaya nga, di ba? Nakakainis lang eh. Parang sinisisi eh. Karapatan din naman nilang magreklamo dito. Dahil kung hindi nga naman sila nabigyan ng pansin ng una, eh, karapatan nila talagang tumungo dito. Mahirap ho ang trabaho ng isang security guard. Totoo. Oho. At kung yung mga benepisyo, tamo na, booking patuloy ngayon, 2 taon na palang walang hulog talaga sa SSS. 'Di ba? Ngayon yes. Pa lang nila aayusin 'yan kung kailan. Eh paano kung wala nakapansin? Eh di goodbye. Yes. Sa lahat ng mga kaltas sa napunta 'yun, 'di ba? At para sa kanila 'yun. Mali ho 'yun, mali 'yun. Kinakaltas 'yun. Anong agency ulit nito? Anong agency no? GSD. GSD Security Agency. Ayusin niyo ho 'yung ano niyo, GSD Security Agency. Naubo na ako sa inyo. Talaga. Incorporated, nakakaubuho kayo. Sige, nako. Tingnan natin, pagbigyan. Kung hindi, banatan ulit. Mm-hmm. Pero ayan, nagsalita naman yung staff nila. Accounting staff, si Joanna Bakongan, na tutulungan daw nila. Pumunta lang dun sa tanggapan nila. Makipag-usap daw. Eh baka mamaya, pag bumalik sa amin yung mga security guards na ito, inisnab nyo na naman. Pambihira naman yan, di ba? Correct. So sana ayus-ayusin nyo ho. Kawawa naman yung mga trabahador ninyo, yung mga empleyado ho ninyo. At sila yun naman nagsisipi ng tapat. Oho. Siyempre may balik din naman yun, di ba? Bigyan nyo ho ng tamang pasahod, benepisyo, lahat ho ng mga nagtatrabaho sa inyong palibasa kumpanya. Eh palibasa kaya ganyan magsalita yung si Joanna, eh wala siyang problema sa kanyang agency. Samantala, siya, nabibigyan siya ng tama. Wala siyang problema, kaya mayabang din eh. Kaya nga, hindi maganda yung pagkasalita niya kanina eh. Parang... Paka-sarcastic. Sarcastic. Sila na nga may pagkukulang. Saka parang concern nila, bakit nagreklamo? Hindi mo na't pumunta sa kanila. Eh, nagbigay na nga ng letter. Ano bang gusto niyo pang pakikipag-usap sa inyo? Pambihira. Ayan, oh. Sige, meron ba tayong ano pa? Okay. Ay, happy... Makapabati po pabati tayo, lang muna habang nag-antay pa tayo ng another complaint, no? Happy 25th anniversary daw sa St. Dominic Savio School of Caloocan City. Ayan. Siyempre, happy viewing din daw sa... Yaldama family and Marilia family. Bati muna. Ayan, sa mga nakamonitor din ho sa Facebook Live. Magandang hapon ho sa inyong lahat na nanonood sa atin dito sa programang Wanted sa Radyo. Pati na rin si Alex Perez Zabibi nanonood sa atin ngayon. I think nasa ibang bansa ito eh. And of course, ayan, sina Mark Flores at ang kanyang mga magulang nanonood sila ngayon. Maraming salamat sa kay Joseph Mandariaga. Okay. Okay, yung mga staff ni Idol Rafi Tulfo, kailangan pangalan guys, hindi lang Rema, Ara. Yung mga staff ni Idol ng Wanted sa Radyo bumubuo ng kanyang programa, itong si Rema Anwar. Ay, kilala. Siya ang may hawak ng mga OFW concerns. Ah, okay. Si Ara. Ayan, bago lang namin. Ranet. Si Direk Grace. Direk Grace, syempre. At ang pinakagwapong boy next door, ang peglang ng pagmumuka ay walang iba kundi si... Sino? Aaron Tolentino. O, tamo. At si Urge. Marilia. Yes, oo. Ang pinaka-sexy si na... Ito pa, pinaka-sexy na reporter ni Idol Rafi, si Shari.
At Angie. At Angie. Ayan, ayan. Oo. Ang ating mga cameraman, si Kuya Ryan, si Kuya John, Kuya Dennis, Kuya Ronnie, ayun, si Waldi. Waldi. Mm. Ang mga kasama natin sa ibaba na naiiwan lagi pag umaakit na kami ni Odette. Mm, sino si Dimple ayan. Fernandez, si Mirla Palompo, si Amy Gomez, si Ate Melay. Ayan na, oh. Si Jill Ann. Si Jill Ann ay aming bagong staff na OJT rin yan. Okay. At si si Jessie, yan. OJT rin na na-absorb. At ang pinakamatalino sa lahat, ang pinakamatalino sino na staff ni Raffy Tulfo, sino? Walang sino? Iba kundi si... Carol? Lester! Ah, Lester! Ano mo, Carol? Pinakamatalino. Ang laki talaga na ito. Mabait yung batang yan, ha? Okay, okay. Lester. Okay, sino ka man. Lahat yan. Mahal ka namin lahat. Okay, sige. Ayan. Oh, nanonood sa atin talaga pala. Ang dami nanonood po from Facebook Live, no? Siyempre, napapanood rin po kami sa Action TV. May mga nagtatanong, nasan daw po ba si Idol Raffy? Eh, si Idol Raffy ho, eh, may mahalaga lang pong lakad. At gaya nga po ng sinabi namin kanina, ayaw naman po ni Idol Raffy, mapabayaan ho yung programa, lalo na po yung libo-libong nagmamahal ho sa programang ito. And of course, yung mga pungipila, araw-araw, yes. Diyan, lahat ho yan, hinaharap ni na Miss Carol. Kaya naman, saludo ho ako dito kay na Miss Carol sa lahat ho ng staff ng Wanted sa Radyo. Talagang, hindi pwedeng hindi mo sila kausapin eh, di ba? Yes. Yung mga nagpupunta ho dito. Eh, sana ho intindihin ninyo, no? Iba-iba ho tayo ng mga pakikitungo, pero they are trying their best na makausap ho kayo lahat. So, wag naman po sarang sasama ang loob kung may mga payo po sila na, eh kasi po, minsan yung mga concerns po natin, eh, kayang-kaya na po, kahit sina Miss Carol na lang po yung magbibigay ng advice sa inyo, kayang-kaya na pong mabigay, no? Kaya, yung mga nagbabash po kay Miss Carol sa amin dalawa dito, eh ano po bang mas gusto nyo? Wala pong wanted sa radyo, di ba? Mas mahirap naman po yata sa yun. Sa akin naman eh, kanya-kanya ng opinion niya. Of may course. Karapatan din talaga, yes, naman sila mag-comment. Dahil kahit naman din tayo. Oo naman. Kaya naman, naman din tayo. Correct. Yung karapatan nila yan. Karapatan nyo po yan. Opinion nyo po yan. Hindi po, namin yan. Hindi po namin i-negate. Wala po kami kukontrahin sa lahat po ng sinabi ninyo. Actually, tinatanggap po namin lahat yan. Pero alam ang ko, importante kasi dito, sermon, ano, yung mga nailalapit sa araw na ito na kahit wala si Idol, yung presensya niya dito, eh maski pa paano, eh nagagawin din naman natin ang solusyon. Yung mga reklamo na simula't simula sa una hanggang bago matapos ang ating programa, lahat naman yun, eh maganda ang naging outcome. Yes. Diba? Alam niyo po, napakarami hong mga nagre-reklamo, humihingi ng tulong, pero sana ho malaman din ninyo na dalawang oras lamang ho yung programa. Diba? Meron pong airtime eh. So, yes, hindi po talaga natin may air lahat. Kaya po yung iba nga, nababanggit natin, di ba? Kahapon pa, dinulog ulit. Pero we will try our best na masolusyonan po ang lahat ng ito at mabigyan talaga ng tulong at action, dahil si Idol Raffy, action man yan. At okay, hari ng public service. Kaya naman, wala siyang gusto na mababaliwala. Okay? At wala rin makakatapat kay Idol na kahit na sino man. Talagang oo naman. Siya lang ang nag-iisa. Sabi ko nga eh, pipilitin po natin mapunuan yung mga pag-upuho dito sa programa kay Idol Raffy, pero mahirap talagang pantayan. Pero we will try our best na mabigay ho yung serbisyong gusto niyang maihatid ho sa inyong lahat. Alright, nako, napakabilis ho ng oras natin. Bukas ulit, syempre, huwag ho niyong palalagpasin ang programang Wanted sa Radyo. Okay. Kami ho ang pansamantalang humalili. Sa ngalan ho ni Idol Raffy Tulfo, ako po si Mon Gualvez. At sa ngalan naman po ni Shari Roman, ako po si Carol Domingo de Asa. Sige ho, maraming salamat sa pagtutok.